Mga tips para sa mga mahal nating mga kababaihan. Alam niyo ba na kapag ang lalaki ay may gusto sa isang babae, naku, siguradong marami kang makikitang mga palatandaan. Sobrang obvious yan. Hello guys, so ang topic natin for today, mga senyales na ang lalaki ay may interest or may gusto sa isang babae. So ladies, ayan na po, sinasabi ko na sa inyo yung mga sikreto na dapat yung malaman para alamin kung yung lalaki ba na yan ay gusto ka rin, kung yung crush mo ba ay crush ka rin. So, kung interesado kang malaman ang mga ito, panoorin ang video na ito. So without further ado, so, eto, huwag na tayong patumpik-tumpik. Alamin na natin agad-agad ang mga signs na gusto ka ng isang lalaki. Alam nyo itong number one. Talagang ito yung pinaka-obvious na gawain ng lalaki kapag type niya ang isang babae. Number one, lagi-laging nakatingin. Ganyan talaga ang lalaki. Alam nyo, dyan talaga nahuhuli ang lalaki kapag meron siyang natikuhang babae. Hindi na yan makontrol ang sarili. Kaya, maya't maya ay titingin at susulyap sa babaeng kanyang natitipuhan. Kaya mga ladies, kapag may napansin kayong lalaki na talagang panay ang sulyap sa'yo, panay ang tingin sa'yo, na maya't maya ay nahuhuli mo, sigurado yan na yung lalaki na yan ay malakas ang tama sa'yo. Kaya yung mga pasulyap-sulyap na tingin na yan, hindi na niya makontrol kusang dinadala ang mga mata niya sa direksyon mo, sa mga paulit-ulit kong sinasabi na mga biswal ang mga kalalakihan. Kaya kung meron silang nagustuhan, talagang yung mga mata nila ay nakatuon doon sa kanilang type, sa kanilang natipuhan, lalong-lalo na kapag sa mga babae na nagkaroon siya ng attraction. Visual creatures, ika nga ang mga lalaki. Yan ang sign na madalas mong makita sa lalaki na may interest sa'yo. So yan po ang number one. Number two, eto yung papansin. Ganon talaga, lalong-lalo na kapag yung mga lalaki ay nagkumpul-kumpulan tapos bigla ka nang dumating or bigla ka nang nasa eksena. Naku, yung lalaki na yan, talagang hindi na niya makontrol ang kanyang mga galaw. Bigla yan mag-iingay. Bigla yan gagawa ng eksena para mapansin mo siya. Ganon ang galawan ng lalaki na nagpapapansin. Siyempre, andyan na yung kanyang crush. Andyan na yung kanyang type na babae. O, di ba? Kaya kapag napansin mo sa lalaki na sa malayo, na hindi ka pa nakikita, tahimik lang yan. Nakaupo lang. O kaya, wala siyang ginagawa. All of a sudden, bigla kang dumating. Kapag nakita ka niyan, aalerto na yung kanyang pagkatao. Parang kitikiti na hindi alam kung ano ang gagawin. Di ba? Kasi bigla kang kumiksena eh. Biglang nagkaroon ng energy rush sa kanyang katawan. Biglang nagkaroon ng adrenaline rush. Kung ano man yung mga galawan niya, yan ay para mapansin mo siya. Ganyan talaga ang lalaki kapag meron siyang natipuhang babae. Di ba? So ayan po, ang number two. Number three, eto naman, yung ninenervyos. Woo! Ganon talaga. Alam nyo ang mga lalaki, normal sa kanila na ninenervyosin. Lalong-lalo na kapag nasa harap nila yung kanilang type na babae. Parang naging normal reaction ito eh. Kahit nga, yung mga lalaki na talagang maiingay, yung mga bibo, yung mga akala mo ay walang hiya. Kapag nakita na yung babae na kanilang gustong-gusto, bigla yan nakakameme. Parang umurong na yung kanyang dila. Mag-iipon muna yan ng energy, ng lakas ng loob, bago ulit makarecover. Ganun yun. Kapag yung bigla kang susulpot sa harap niya, o bigla kang kumiksena, ano yan, matutulala yan. Ninenervyos yan, o kaya namumula. O kaya, hindi na siya makapagsalita. Magsalita man yan, parang hindi na magkakatugma. Parang walang sense yung sinasabi niya. Kasi nga, nablablang po yung utak niya. Kaya yung mga pinagsasabi niya, uutal na hindi mo malaman. Ganyan talaga. Obvious na obvious yan, di ba? Kaya kapag nakita mo na ang lalaki ay talagang nauutal na, hindi na makapagsalita ng maayos kapag kaharap mo, ninenervyos siya. At kapag bigla siyang namumula, type na type ka ng lalaki na yan. Number three. Number four. Eto yung lagi siyang present. Ano nga ba ang ibig sabihin nun?
ito yung mapapansin mo kapag nasa isang lugar ka, makikita mo na nandun din siya, di ba? Kung nasaan ka man, ay talagang, aba, bakit nandito na naman yung tao ito? Ganun yun. Kasi talagang ang lalaki, kapag yan ay may gustong babae, hindi na niya mapigilan ang kanyang sarili. At yan ay susunod-sunod. Hindi naman ibig sabihin na may masama siyang balak. Talagang hindi lang niya makontrol yung sarili niya. Kasi gusto kanyang tinitignan. Kasi nga, type na type kanya. Kumbaga, doon siya nagkakaroon ng magandang feeling kapag nakikita kanya. Kaya minsan, sumusunod-sunod talaga siya sa'yo. O kaya inaalam niya kung saan ka man tumatambay. Kung saan yung mga paborito mong pinupuntahan. Inaalam niya at talagang pinupuntahan niya at nagbabaka sakali na nandoon ka rin. Ganun yun. Kaya kapag napansin mo na, abay, itong taong ito ay laging aali-aligid, wala nang ibang ibig sabihin yan, kundi dahil gustong-gusto ka niya. So, ayan po, ang number 4. Number 5, eto, nagpapa-impress siya sa'yo. Wow naman. Paano nga ba magpa-impress ang isang lalaki? Edi, sa mga ginagawa niya, ito yung pinaka-obvious na pagpapa-impress. Yung nag-aayos siya ng kanyang sarili, nagpapapogi siya, tapos tatambay-tambay siya doon kung saan ka nakalagi or kung saan ka man dumadaan. Ang isang tao, di ba, ma-attract ka sa isang individual na maayos ang itsura. Kaya ganyan ang gagawin niya. Aayusin niya yung sarili niya, lalong-lalo na sa physical, o di ba? At ito pa yung ibang pagpapa-impress. Ito yung ginagawa madalas ng mga medyo malalakas ang loob. So, lumalapit sa'yo yan. Kinakausap ka, pinapatawa ka niya, inuwekwentuhan ka niya ng mga nakakatawa or anything, basta yung alam niya na matutuwa ka sa kanya. O kaya, magtatanong siya kung meron ka bang ipapagawa or anything like a helping hand, mga ganun. So, nag-offer siya ng kanyang service para sa'yo. O diba? Siyempre, bilang babae, aba, ang galing naman nito, ang bait naman nito. Wow, gentleman naman ito. Napaka-helpful naman nito. O, di ba? Yan yung mga diskarte ng mga pagpapa-impress ng mga lalaki para makuha yung attention mo. O, di ba? So, ayan po, ang number 5. Number 6, ito yung nagseselos. Oh, bakit? Hindi pa kayo magkarelasyon, pero bakit may selos na? Ganon talaga. Normal lang yun. Kasi ang feelings ng isang tao towards sa kanyang nagugustuhan kapag may nakita siya na parang threat doon sa kanyang binabalak gawin o sa kanyang iniirog, doon lalabas yung selos. Normal feelings yan sa mga tao, lalaki man yan o babae. Diba? So kapag napapansin mo na parang bakit parang nagsiselos naman yata ito, eh hindi naman kami magkasintahan, sure sign yan na may gusto yan sa'yo. Number 6. Number 7. Eto, lagi kang binabati. Wow naman. So, sa mga malalakas ang loob nito. Kasi sigurado yung mga mahiyain. Hanggang tingin na lang yan. Patingin-tingin, pasulyap-sulyap na lang. Pero kapag malakas ang loob ng isang lalaki, kakausapin ka niyan. Babatiin ka niyan. Kapag dumaan ka sa harap niya or kapag nagkasalubong kayo, babatiin ka niyan. Talagang kukunin na niya yung pagkakataon para kausapin ka niyan. Huwag kang magtaka na kapag yung tao na yan, ay lah, bakit paulit-ulit naman yata akong kinakausap? Paulit-ulit ako nitong binabati. Umaga, tanghali, hapon, gabi. Abay, alam mo na. Meron siyang gusto sa'yo, di ba? So, ganun po ang lalaki. Talagang todo effort para mapansin mo siya sa mga ganyang pamamaraan. So, ayan po, ang number 7. So, ayan po, ang iilan sa mga galawan ng lalaki kapag siya ay may interes sa'yo. O, di ba? So, kapag nakita mo ang mga sign sa isang lalaki, yung mga galawan na yan, ay napansin mo madalas na ginagawa sa'yo, naku, alam mo na. Kung crush mo siya, kapag type mo siya, wow, the feeling is mutual. O, di ba? So, sana ay nagustuhan niyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.